Magandang araw po sa lahat at nandito po tayo sa aking bahay, sa aking dirty dirty kitchen at kasama po natin ang ating isang director, si Sixto Pontillas. Kumusta bro? At amin po yung dinemo yung ating byways basket na kasalukuyan yung tinitignan. Yung ating ano, asan yung pinakauna? Ito po. Ayan po, byways basket. Kasi yung mga bro yun, ano, kailang petsa ginawan sa atin yan? Ito, ginawan na registered ito noong March 8, 2008. So, almost 10 years na, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa natin nagagawa na ipakilala yung ating invention. So, ngayong araw na to ay atin ipapakilala yan. At, ngayon, ililipat ko sa ito maya-maya itong video at para naman ako makapag-demonstrate, ano? At, ang ating pong byways basket na na-registered ay kudrado ang hugis niya. Hindi po katulad nito. Ito pong i-demo natin. Yan po. Yun po ay may nakalagay na lalagyan po rin po natin ng byways basket by TDEPC Co-op. Kailan po na naka-engrave po yun sa ating waste basket para po hindi magaya. Ngayon po, yung mga iba naman mga sinasabing mga organisasyon na ating tuturuan, eh, pwede po nila rin mag-introduce ng ganyan, pero mas ano po yan, mas mahal. Mas mahal lalabas. So, siguro, sa mga susunod na araw, ipapagawa na po namin yung molde. Nasa ganun eh, magawa na rin po namin yung dalandanan Agri-Aqua project na discuss natin nung araw. Bro, ilipat mo sa akin yung ano ha, tatayo ako. At hawakan mo naman itong video, dito ka. Para ilipat ko sa iyo yung video. Kasi hindi na kailan maputol kasi ilalagay natin ito sa YouTube eh. Kita mo na ako? Pogi na ba? Okay, ito po ang chairman ng TDPC ko. O yung The Greatest Environmentalist Producers Cooperative. At isa ko sa mga invention ko ito, itong Bio-Waste Basket. Ito pong Bio-Waste Basket, tutok mo nito pare. Lagi natin dito sa malapit. Yeah. Ito po yung may lamang kanin baboy. Na almost yung imat na. Yan po. Yan. May naamoy ka po kanin baboy? Wala, wala. Ha? Wala. Wala. At yan pwedeng hawakan, tama ko ha. Hawakan ko yan. Kukunin ko yung... Kung naamoy ko yung kamay ko, wala maamoy. Wala, wala. Kasi nga ako yun yung... tinatawag naming bio-alka virgin oil, garden soil. A1. Yun ho yung panlinis natin ng ilog. At panlinis. Ngayon, paano natin makukuha yan? Ganyan din ho ang time design natin. Doon sa byways basket, ano? Saan ba yung hawakan nito? Sa loob po nito, merong... Nakawa na yung hawakan. Ngayon. Okay. Sa loob po nito, eh, meron po hindi po yung gagawin natin procedure. May butas-butas po yung gagawin sa ilalim. Nasa ganun po, ay makuha natin yung solid. Matanggal yung liquid. Kaya lang gulang yata yung butas ko, kaya matagal. Okay. Kaya po, nakita nyo tumutulog? Kailangan pa siguro dagdagan yung butas. Kulang pa. Pero ganyan yan, no? Pagkaya nakuha na natin yan laman yan, nagtuloy lang amoy. Pero kailangan ko hugasan din.
dahil pag-ugas ang kamay, dahil malakit. Okay po. Yung po niyang kinyari, ako yung ating solid, ilalagay po natin siya sa sapo, kaya yung plastic na lalagyan ng isda. Yung lalagyan ng isda. At medyo konti ibibilad natin sa araw. Nasa ganun, pagtuyo na po siya, pwede naman natin siya magamit siya, no? Sa organic farming, yung fertilizer, o pwede rin natin gawing organic feed, animal feed para, organic animal feed, para sa mga baboy, at baka, ay baka, hindi makain, no? Kambing, hindi rin. Baboy yan, manok. Manok. Baboy at manok. Manok at saka baboy. Okay, ilibig pa natin yan. At medyo isasalan natin siya sa rapid composting machine. Na-design nyo noon ng Guardians of Global Warming Foundation na hindi naman natuloy. Pero sa ngayon cooperative ba na po tayo, sigurado na akong matutuloy. At siguro, konting paliwanag. Basta ganyan po yan. Kudrado po yan. Yung aming modelo, kudrado, tapos so, ganun din, meron din putas-putasyon na sa loob, meron din huwagan. Kaya ang importante, medyo seed siya. Kasi ito, medyo, medyo malabas pang hangin. Kaya, ang pinaka-importante yung ano eh, yung kapit-kapit, sarado-sarado. May gasket siya, rubber. Oo, parang may gasket siya. Isang sa mag-apo naman yung ano. Okay, yun yung paliwanag natin, ano? At ang talagay natin sa YouTube. Kasama ko si Kikinong Sixto. Ang baboy nila eh. Malagkit talaga yan. Pero walang amoy. Walang amoy. Alin po yung walang amoy. Kinagamit naman namin sa Las Piñas. Meron kami mga baboyan doon na walang amoy. Yan din po ang ginagamit namin. Yun po. At hopefully, matuloy po yung ating mga proyekto kasi pag hindi ko matutuloy yun eh, siguro wala na talaga tayong pag-asa matulog sa ating environment or kaligasan. At ikaw, may tatanong ka ba? Para dyan sa ating ano, after reportahan din niya, makakaipon ka ng kaning baboy na wala amoy. May hiwalay mo siya sa mga basura, makatulong ka pa sa environment. At pakikinabangan mo yan. Paano natin may apply to kongresano kung sakaling sa maramihan, pangmaramihan? Kaya nga, bibigyan natin yung mga ano, mga organisasyon, mga barangay na gusto nilang na yan. Bibili sa atin ng gamit. Or, yung gabisod talaga bibili sila. Bali, ang... Pero ito pwede nilang improvise. Sa ngayon, mahal. Sa ngayon po, bali, ang nangyayari mo yan, individual muna magagamitin nyo ng isang pamilya. Oo, isang pamilya, bali. Paano natin i-apply yan kung sa municipality? Oo, hindi. Bibigyan natin sila ng seminar na sa ganun makatulong sila. Yung kung makikita mo yung dalan-dalan ng Agri Aqua Project, nakalagay din doon na yung mga bata na mag-iipon nito ay kikita pa. Ganda. Meron pa? Sa ngayon, tama na muna. May paliwanag muna natin sa ibang kasamahan natin. At para nila yan. Sabay-sabay tayong, matuto. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat po, Pounder. Pitutin mo lang yung kula para may stop na.